What is Pinoy? Pinoy ka kapag ginagawa mong sabawang gravy. Pinoy ka kapag yung napapakamot ulo ka kapag natatanga. Tapos ganito yung accent pag nag-i-English. We fucking talk like this, you know? I have tito boy and I have tita baby. We say whoosh, whoosh, like that, you know? Basta Pinoy, walang disiplina sa sariling bansa. Pero napakabait abroad. Ang mga Pinoy, ano yan? Magulang sa basketball. Pero magaling kumanta. Basta Pilipino, pango, maliit, tsaka brown ang balat. Yan, ganyan ang mga stereotype ng Pinoy. Pero mawalang galang na nagkakamali po kayo. Hindi nyo po madedefine sa isang generic o homogeneous na prototype ang lahi natin. Kahit nga kultura, hindi mo masabing iisa eh. Kaya ang bawat Pinoy, unique. Tulad ng bawat owner type jeep, iba-iba. Owner type jeep. Ang lolo nito, syempre yung military jeep na naiwan ng mga kano ng World War II. Bale, isa to sa dalawang main species na in-evolve ng Willys jeep sa Pilipinas. Yung isa syempre yung jeepney o passenger jeep. Ito, owner. Passenger, owner. Gets nyo yun? Pampasahero ito at ito, pang-may-ari. Ang galing sa tamod ng Willys jeep, itong owner tsaka jeepney. Ang mga tunay na sasakyang representasyon ng Pilipino. Produkto ng mahabang kasaysayan ng Pilipinas sa Espanya, yan yung nasasalamin sa fiesta theme, sa mga kano, kung saan nagmula ang jeep platform, sa mga Hapon na madalas nagiging pinanggagalingan ng mechanical components ng sasakyan na pinagbuklod-buklod ng ating taglay na Filipino ingenuity. So guys, ito yung owner type jeep ni Mr. Jules Martin Paps. Salamat sa pagpapaunlak ha. Ito ba yung na-adjust itong upuan na ito? Ah, hindi ba? Hindi, yan na yun. Fix na. Pang 5'3 ata ito eh. Seatbelt meron. O, dasal lang to. Saan? Okay, no? Seatbelt, power seatbelt to. Belt niya, no? Ganun lang, no? 2-point seatbelt. Pucha, ayaw! Ayaw kumagat. Yan, parang pang display lang. Pagka tayo dito, sakal tayo ah! Ayan ah. Total, ano to? So, normal lang na driving-driving ko. Normal lang na driving-driving ko. O ikaw, mag-seatbelt ka, tol. Kakaiba po yung seatbelt nito. Baka husgan tayo ng mapanghusgang internet dahil di ka nag-seatbelt, tol. Kakaiba yung operational nito, both operation to cost. Uy, no? Ay, shifter niya. Medyo gulay. Lubag konti eh, no? Apo. Primera na yan. Apos, primera. Pang handbrake, asaan? Wala. Handbrake po, meron yan. Palso. Pareta ng bakal. Bumigay yung seatbelt, tol! First time ko mag-drive ng owner sa buong buhay ko. Ito, pwede dito? Apo, pwede dito. Signal, wala rin. Meron po. Ito, 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 fix na to. Tercero po yata tayo. Sorry, sorry. Tercero kaya ito. Ito yung signal nito. Ito po, signal. Ah, ito. Ano, action starter. Bali, okay. Kanan po tayo. Kanan, saan? Ano? Walang power steering sa mga tunay na lalaki, tol. Dito, kanan. Apo. Saan muna nadala to, tol? Pampanga po. Pero dati nadadala siya ng San Pabian. San Pabian, Pangasinan? Apo. Ang mahilig sa beach, ah. Sino naman ang... Sino naman ang dinalo mo sa Pampanga? Yung mga ano po, kapatid po ng mga tito ko po. Kaya lang, pang Arthur. Arthur, bakit? Bawal ba sa highway to? Pwede naman po siya sa NLEX, kaya lang, syempre, medyo takot masiraan, breaker ka agad. Ito ba masisiraan? Lagi ba sira to? Minsan po kasi mayroon talagang sira na hindi may
hindi inaasahan katulad sa mga pangilalim dahil sa kalungaan. Ayun po. Baka masiraan tayo, tol. Ah, ngayon po hindi masyado. Kasi medyo na-check ko na po siya na... Anong na-check mo? Ikaw, chumek na ito? Opo. Parang inakabahan ako sa'yo. Parang packboy-packboy ka lang. Marunong ka magmekaniko? Ah, medyo po kasi natuto na rin dahil sa... Bali, ni-restore na rin po ito, saka minodify. Bali, ako na rin po yung naganap ng mga parts. Saka yung mga kayang ayusin na DIY. Ayun po, medyo ako na rin po ang gumagawa. Anong modification ng mga ginawa dito, boss? Katulad po niyan, change engine from Isuzu Gemini 1.8 to Nissan TD27, 2.7 liters. Ah, ganon? Apo. 2.7 to? Apo. Diesel ba to? Apo, diesel po. So, pang ano to, pang urban, ganon? Apo, pang urban po. Ayos ah. Ang lakas na to. Apo. Matipid sa gas to. Ah, yun po ang hindi. Medyo nasa range niya is mga 7 kilometers per liter. Compared sa ibang diesel, medyo matakaw siya. Hinahanap ko yung cambio. Minsan nawawala siya sa pwesto niya eh, no? Apo. Kasi parang lumalay lang na gano'n. Ba't di mo patigansin yan? Ah, yung spring kasi niya sa... Yung spring kasi niya ay sa SMP. Medyo worn out na yung mismo plate niya. Yung pinaka-plate niya mismo. Ayun, kaya... Kumbaga, kung papalitan mo siya, isang buong assembly na kaagad. Ah, ganun. Ayun. Second gear yan, tol. Tama ba? Opo, second gear. Pag binigyan mo, biglang makakadyot eh, no? Kaya nga po yung sa iba, halimbawa mag-aaral na magmaneho dito. Medyo mahirap kasi talaga magsisimula ka sa segunda. Pagka hindi mo gamay yung tapak, medyo malakas yung marangkada. Oo, oh, pero yung clutch malambot, no? Parang makapansin ko maganda yung clutch na ito, no? Bali yung clutch niya pang Toyota Revo. Toyota Revo naman. Yung Nissan. Transmission niya pang, pang 18R Corona Macho. Oh. Yung pressure plate niya pang Nissan. Yung clutch lining galing sa Revo rin. Di ba kayo nalilito sa mga pinagagawa niyo ng ganyan? Nung bumili nga kami, boss, nung mga parts, sabi sa amin nung ano, nung taga-Banawi. Boss, ang dami niyo naman sasakyan. Ba't ang dami niyo inaharap ng pyesa? Sabi namin. Hindi, boss, isa lang yan. Tapos in-explain namin sa kanila ang transmission, pang Corona, tapos isa yung makina, yung lining niya, pang Revo. Dito, dito. Diretso, boss. Tapos yung busina niyo, pang... Pang UAAP, gano'n. Ang tayo nanonood ng volleyball eh. Ano? Oh? Time out! UP! Kung babalikan natin ang Willys MBG, makikita natin na maraming features ang nawala sa owner type. Mga hindi naman siguro kinakailangan sa pakikipagsapalaran sa pagpasok sa trabaho, pamalengke o panghatid kay Junior. Siyempre, peace na. Hindi na kailangan ng matatalas na pangil ng lobo. Kailangan na maging cute na tuta. Unless nga lang kung ikaw si Ramon Revilla o Fernando Po Jr. at pinaglalaban mo ang Cavite tsaka Tondo. Third gear, oh. Third gear ba yan? Abos, third gear. Yun nga lang ang disadvantage niya. Medyo maligot yung manibila. Medyo nga, pansin ko. Akala ko, ako lang eh. Saka hindi siya responsive. Kasi ano siya, kung mapapansin niyo, boss, magaang. Oh, magaang nga. Magaang siya compared doon sa ibang manual na steering kasi ang gamit niya is pang Isuzu Elf na gearbox. Pang truck to, ganun. Kumbaga, magaang siya, pero ang downside niya is medyo madaming ikot bago ang makaliko, saka medyo magaang. Sobrang gaang. Dapat dito malaki gulong. Oh, boss. Ito, naka 205-45. 205-45, ano size nun? 17. Ano pa? Ang backboy ng owner, mga tol. Huh? Anong masasabi ng shota mo dito? Nako. Walang shota. Walang shota. Kalita aja yung mga tunay na Hokage. Sabi, marami. Hindi, boss. Wala nga. Nililigawan meron. Isa lang. Oh, isa lang. Pero yung jowa, wala pa. Anong masasabi na nililigawan mo rito, tol? Siyempre, masaya. Oh, eh, ayaw niya nang may aircon eh. Nasusuka daw siya. Okay, sakto, walang aircon. Sakto. Ay, si mga... Alam mo kung ba't sinabing ayaw nang may aircon? Kapag may aircon, sabi may bintana ka. Eto, may ispatang kakagad. Boss, kaliwa. Ang
signal niya kakaiba eh, no? European eh. Preno nito, saan galing naman? Ah, yung preno niya, yung mismong mga cylinders galing sa Corona, pero yung mismong hydrovac niya galing sa Nissan. Yung brake master galing sa Corona, small body. Ikaw ba pumili ng mga pesa na yun o nagkataon lang na yun din yung mga nasa? Bali kung alin kasi yung mura boss, na surplus. Binibili mo. Yung binibili natin. Who's Marios? Surplus special. Oh, basta yun yung mga ano yung, ito may budget, ito yung nandun sa surplusan. Na syempre, dapat medyo kahit pa paano, matino-tino. Oh. Ayos din. Pagkano na inabot nito, sir, kung pwede itanungin? Kung yung sa inabot... Sabi mo, budget eh, di ba? Kahit budget meal, umabot na nasa 200 eh. Machichi! Kasi ang nangyari is, nakatatlong change engine na siya. Medyo kulang ko lang yung parts kaya syempre bumibili pa rin ng mga paunti-unti. Sabi nga nila mas mahal bumili ng patingi-tingi kaysa isang buong assembly. Ito talaga, ginusto mo talaga magkaganito o pinamahala sa'yo to tapos napamahal na sa pamilya nyo, ano ba to? Ayun po, sentimental value. Ayun kasi kaya siya nagkaroon na sentimental value sa amin. Ito yung unang-unang sasakyan namin. Ah, ganun. Bali, madami na rin natutong magmaneho dito sa owner na to. Wow. Then, syempre, ilang taon na, kumbaga syempre yung band nandun eh. Saka, imagine, di mo naman siya kailangan bitawan. Di mo naman kailangan ng pera. Tama. Bakit mo siya ibebenta pa? Tama. Kumbaga, hayaan mo na lang. Kung magbebenta mo siya ng 60K, sige, may 60K ka. Pero, sandali mo lang maubos yung 60K eh. Pinagsamahan pang forever. O, pang forever talaga. Yun. Parang yung preno malakas naman, ano? Medyo mababa nga lang yung preno niya. Hindi siya masyado mataas. Kailangan medyo sagas. Pero hindi naman tayo mabilis kasi. Oo. Pero ito bumibilis din to. Bumibilis naman. Bali, ang top speed ko dito, nasa 100, kaya lang kulang sa cambio. 100, sumagad na dun sa mga gears niya, ganun. Ang naka-low speed kasi ako ng differential. Kaya, okay lang naman sa akin na hanggang 100. Kasi, MacArthur lang naman usually ang biyahe nito eh. Hindi naman masyadong na-NLEX. Kumbaga ako sa MacArthur, ang inahabol mo lang minsan, acceleration. Kumbaga, para makalusot ka lang na ano. Kaya hindi ko na siya binago, low speed na lang. Sa kapag kahila-hila na sasakyan. Makataw tayo. Hindi ko alam kung titigil o liliko eh. Pero ngayon, pamalama. Pero ikaw kabisado mo to? Oo, boss. Siyempre, ilang taon na rin na ginagamit. 5-speed ba to? 5-speed, boss. Pang anong transmission to ulit? Pang 18R, Corona. Corona Macho. Pali yan yung close gear ratio yun? Close gear ratio. Yung Corona Macho, close gear talaga? Hmm. Ang medyo nagpamahal sa setup na to, yung 18R na transmission na to. Kasi walang floor shift na TD27 na susukat dito. Kasi yung tinesting namin pang pickup kasi TD27 din. D21 na Nissan Navara. Nandito sa likod yung cambio. Sa likod na hindi aabot. So ito yung transmission na yun, kaya napili yun kasi sa shock dun sa butas. Oo, boss. Pero hindi namin alam kung meron pang ibang 18R na converted sa TD27 eh. Kasi yung mismong bell housing niya, cast iron, kumbaga minolde talaga para magkasya sa TD27. Hindi siya direct na conversion na madali. Kumbaga gagawa ka talaga ng custom made na ika-cast mo para lang kumasya sa TD27. Bakit napaka-ingay ng transmission lang ano mo? Parang napaka-ingay yata ng tambucho mo tol. Naka-side exit kasi boss eh. Bakanood mo ng Fast and the Furious yan eh. Eh boss, ang story kasi niyan. Oh. Ulang sa budget na nagpapagawa ng map niya, kinapo sa tubo. Sa gipid na lang nila bas. Ulang ng tubo. Yun lang talaga yung reason, kinulang sa tubo. Pakiramdam ko ginusto mo yan. Hindi boss, kasi yung tubo niyan galing siya sa... Pinagpalitan ng Corona, small body. Eh,
yung pandulo lang yung kinuha dahil dinownpipe yung Corolla, then natira yung tubo, yan lang yung natirang tubo. Gano'n saan naubos yung budget mo? Dito, yan. Dito naubos yung budget mo, tol. Sa shipnob mo. Bago shipnob na to. Ano pa i-explain nga itong nangyayari dito sa shipnob na to? Kaya ganyan ka ba, boss, yung bubble shipnob ko? Kasi mahirap maghinta pagka maikli. Halimbawa, hanggang dito lang. Yuyuko ka pa. Kumbaga... Ay, buta natanggal na naman. Kita nga. Patay kung patay. Kapag pag tayo bumanga, palayo ko, sakal din ako eh. Walang mo, susungalingal ako dito sa manibela mo, masasakal ako eh. Pero ikaw, nag-e-enjoy ka naman dito. Siyempre boss, nag-e-enjoy tayo dito. Kasi, mo to? Oo naman. Kasi pagdating sa cornering, hindi ko alam. Pero kung ikaw compare mo siya sa ibang sasakyan, mas gusto ko yung cornering nito parang malambot. Hindi ko rin alam kung bakit. O dahil kabisado ko lang. Oo. Baka tunay na pag-ibig lang yan. Tol, tibi mo. Ang steering mo, pang-end, di ba? Yung suspension mo, saan ba galing yan? Ano yan? Pinoy Molly, kung tawagin. Pinoy Molly. Ang owner talaga, lahat lip spring. Oh, walang coil spring, puro lip spring, kaya sobrang tigas. Oh. Pero pagdating naman sa cornering, mas masarap siyang lumipat. Parang ano, bumabaon siya pagka nagko-corner ka. Okay, no? Hindi siya yung katulad sa iba na pakiramdam mo, parang tatagilin, tataong. Panis kayo, mga naka-civic dyan. Pa-double wishbone, double wishbone suspension pa kayo dyan. Igay eh. Pero parang wala mang kalambag, ano? Wala boss, kasi papapalit ko lang ng leaf spring. Bali nung last, ako yung nagbawas ng leaf spring dahil parang matigas. Oh. Yun yung pinaka sumakit katawan ko na DIY. You lowered ba? Kasi tanggal lahat ng pangharap, pangilalim na pangharapan, tanggal lahat yan. Oh. Eh, solo lang akong gumagawa. Ayun, medyo natapos ko naman siya. Kaya lang medyo masakit sa katawan. Baga nilower mo? Boss, yun ang challenge sa paglo-lower nung corner. Na victory type. Oh. Kasi tumatama at tatama na yung mismo accent mo dun sa katawan, sa chassis. Kaya dapat gawin mo siya ng paraan para ma-lower. Yun yung pinamachine shop ko. Yung idea is nakuha ko dun sa mga kagrupo namin din na nag-lower. Yun yung ginagawa nila, boss kaliwa. Ito ang malaki intro. Sa sound system ko. Sa sound system, medyo mababa lang gastos natin yan dahil yung iba, galing siya sa Japan, mga uwi-uwi ng mga kamag-anak, mga pambahay na sound system. Ayun, kaya medyo tipid tayo. Paano reverse nito, partner? Ayun, boss. Ganun din. Sagad lang. Parang ano lang, ordinaryo lang. Champion! Salamat, ha. So, yun, victory type, owner type jeep ni Papa Jules. No? For the love of the game. Tama ba? Ilan taong ka na ba, tol? 21 po. 21, ikaw na lang nag-aano nito, nag-aayos-ayos nito? Bali, sa maintenance po, medyo, sa maintenance po ako. Pero yung pagbubuo po nung sa iba, may tulong din po ng family dahil family car eh. First family car. Kumbaga, syempre, nanginayang din yung family na mabagak na lang siya. Okay. Bali, ang story nga nito, napagawa siya. May sakit yung lolo ko. Napagawa siya. Lumakas yung lolo ko. Nasira, nung sumabog yung makina. Namatay yung lolo ko. Kaya yun, alagaan niyo yung mga kotse niyo para sa kapakanan ng mga lolo niyo. Parang MMK pala yung story na ito, no? Sige, paano na-i-stop to? Ito itong susi, no? Mga gauge. Yun yung anti-tip feature niya, boss. Dalawa yung susian. Kaya bahala na yung magnanakaw. Saan yung susian dyan? Isa? Ayun, boss, yung isa. Ito fake. Bahala sila kung ano yung susian nila dyan. Ito, yun yung totoo. So, ito yung sinasabi ko kaninang... Oh, parang edit sa walang gana tol eh, oh. Okay, off ko na, ha. So, yun. Ito, ano itong on-off tol? Dati ko siyang ginamit sa fog lamp. Kaya lang napundi yung mga fog lamp. Balay na. Ito, pag sinisignal, umiilaw yun, ano, signal ka, diba? Hindi mo lalalaman. Wiper, eto, dito. Boss, nasa kaliwa yung switch. Ito na natin, ano. Ito, ito. Balik
dito. Ito ang mga gauges niya. At saan ang gumagana dyan? Bali, gumagana naman siya lahat except this rim. Uy, puto! Okay lang yun? Okay lang, boss. At sa puntong to, gusto ko lang ipaalala sa lahat na ang test drive na ito ay hindi po sumasalamin sa lahat ng owner type jeeps. Iba-iba po ang bawat isa niyan. Maski nga owner type jeep na nagmula sa iisang gumawa, magkakaiba eh. Bukod sa customization ng may-ari, hand-built ang bawat isang owner. Hindi katulad ng mga mass-produced na auto. Pati ugali, iba rin. Dahil maski pareho makina, iba-iba ang kondisyon ng kinabit bawat unit. Kung gayon, ay parang tao nga. Kasi iba-iba bawat isa. Syempre, madalas yung ganito, handmade. Tapos yung mga ingredients, kung ano available at pasok sa budget. Tapos yung mga gumawa, bukod sa kamay at isip, puso ang ginagamit sa paggawa. Parang nagluluto ng adobo. Saan ba 'to nagmula? Cavite, Bulacan, Malabon o Pampanga? Parang longganisa na iba't ibang flavor bawat bayan. Dahil sinasabi ng bawat isang gumawa na sila ang original. Okay, game. Kwento mo sa akin ano yung victory type na owner. Bali, boss, ang victory type na owner, yan yung mga, meron kasing dalawang klase ng victory. Oh. Yung isa yung katulad nung Willys. Willys? Katulad sa isang vlog mo, oh. Yun yung sukat ng Willys, yung medyo maikli siya ng konti, kumpara dito. Bali, yun yung original na victory type, maikli siya na matangkad. Kumbaga, Willys type siya, na stainless, na assembled sa Pinas. Then yung victory type na isa, eto, yung Yaring Santa Maria. Santa Maria, kasi, Bulacan? Yes, boss. Oh. Ang difference kasi niya, yung sa Willys kasi na version, hindi mo siya marerecline yung upuan mo dahil sagad to dito, tapos medyo maikli siya dito. Ayun. Mga 2-seater lang siya. Kaya yung kanina, guys, nung ina-adjust ko, hanggang dun lang talaga. Medyo yung, pagka medyo may katangkarang ka, a-adjust, ikaw mag-a-adjust. Okay, tuloy. Bali, yung sa, kung mapapansin nyo, yung mga naka-Willys, hindi nila nare-recline yung upuan nila dahil tukod dito sa fender. Mm-hmm. Pero ito, kumbaga, hinabaan na siya para dun sa comfort nung sasakay. Mm. Kasi yung unang Willys, hindi mo talaga siya marerecline harap passenger saka driver. Fix yung upuan niya. Eto, narerecline na siya. Then tatlo, kaya ng tatlo dito sa side na to, tatlo sa kabila. Tatlong ano? Tatlong uupo. Hindi na pwede, tol. May sabupel ka na, tol. Ayun, hindi na, boss. Pero yung parang may mobile, tol, eh. Pero yung original talaga niya is yung sa Willys, hanggang dalawa. Okay. Pero ito, kaya tatlo yan. Tatlo, pagtatanggalin, boss. Yan. Ah, boss. Oo. Yung tarapal, natatanggal din. Yung trapal, hindi na siya katulad ng Willys na convertible. Natutupi dahil ito medyo may mga winelding ng parts para forever na dito tong trapal na to. May mga winelding ng parts para hindi siya ma-recline. Okay, okay. Side exit exhaust, no? Ano bang benefits niyan? Ng side actually, exit. Actually, hindi siya more on benefits eh. Oo. Nung in-open muffler ko siya, lalo siyang bumagal. Pero, ang naging benefit niya is hindi na siya masyadong ma-RPM. Kumbaga dati, kung 100, 5th gear, napakataas ng RPM, ayun medyo nakakahinga-hinga kahit pa paano. Okay. Disc brake naman sa harap, ano? Disc brake harap, boss. Tapos, saang kotse naman nagmula yan, disc brake yan? Corona rin yan, RT100. Etong likod, pinagawa ng lolo ko yan, kaya ganyan ka pangit. Ito, pangit daw gawa mo. Salbahe ka talaga eh. Lagi kasi siyang bumabangga sa sa pader. Hanggang sa natipag na yung mga pader. Mm. Ayun, pinalagyan niya ng bumper na napakalaki. Nakupi-kupi. May message mo sa lolo mo, tol, kung nasan man siya. Soon magkikita rin tayo. Sige lang dyan. Ito na yung owner type jeep na mahal mo. Oh, lo, kung nasan ka man. Pasalamat ka naman sa lolo mo, tol. Thank you. Yan, sa pamana mo. Lo, peace tayo. Bali, yung mga dents niya, usually ang karaniwang kumakana ng dents nito, puro truck eh. Oh, truck ang sinasagupa mo. Doon mo siya mapapatunayan talaga na safe. Kasi wala masyadong crumple zone kasi makapal yung stainless niya. Actually, ito, 18-wheeler yung dumali. Oh. Lolo ko may dala. Tapos ganyan pa rin. Ayan, boss, ito. Hindi nga! Bali, na-dent lang ng konti yan, pero inayos ng konti. Ito naman. Ang sinasabi mo ba, tol, yung crumple zone, pampawasak lang ng kotse, walang safety feature. Hindi, boss, meron yun. Siyempre, sa alog. Pero kasi, kung ang basis mo is yung, wasakan. Wasakan talaga.
Kumbaga hindi ka masasama doon sa crampol zone. Hindi ka masasama doon sa malalamukot. Okay, okay. Pero dapat may crampol zone din. Lagang aalog ka lang sa loob. Boss, aalog talaga. Pero kumbaga, yung kotse mo less damage. Less damage. Okay, tingnan natin kung what's in the hood. Ayos ka rin tol ah. Ayun oh. Ay, Artol pula oh. TD27 po ng Nissan. Bali ito TD27-1. Mix na siya. From yung ibang parts niya galing sa Urban, yung ibang parts niya galing sa turbo na Nissan na D21 na pickup. Pati makina mo tol, hina-hybrid mo pa. Oh, boss. Bukod dun sa iba-ibang ka-hybridan niyan. Oh, boss. Kasi ito nakuha namin siya sa Banawe. Mm. Nasa around 80 to 70k yung Nissan TD27 na may transmission. Ito kakahanap ko, nakakuha kami ng 13k. 13k yan, buong yan? Ayan boss, Japan Star Plus. Kumbaga, 13k? Makina? Oh, boss. Baka walang papel yan tol, baka baka ande boss. Galing yun, sa kanayan. Yun nga yung maganda, nakuha ko siya Japan Star Plus, kumpleto ng papel. Kumbaga hindi siya local na unit. Ano pa? Ito tol, kasi nahihiwagaan ako dito sa mga ganito. So alam ba, pag naglalakad ka, biglang kumayod yung legs mo dyan tol. Hindi ka ba masusugat nyan? Sugat boss, yun yung nare-reklamo ng mga gumagawa dito eh. Mga mekaniko. Laging pagkatapos nilang gawin, nangangagat daw yung jeep. Dahil laging may sugat yung mga kamay, like nakasabit doon sa mga stainless. Diyos ko po! Oto tol, ano't may mga ano dyan? Nandiyan yung susunod mong sponsor, boss. Andiyan ba? Buksan mo nga. Anak nang! Di talaga tayo tinitigilan na ito si alam mo na, no? Ito ba pag mag-start, one click? One click, boss. One click! Siniraan natin ng konti para, di ba, natutuwa na masyado to eh. So may lock pa, no? Marami namimitik dito ng ano. Yan yung kauna-una ang pinipitik sa owner type. Battery. Bakit? Nasa labas ba battery niyan? Ah, boss. Nasa labas usually. Yung mga may bumper na ganito, nasa labas. Then yung iba nasa loob. Sa akin kasi wala nang paglalagyan sa loob. Medyo masikip. Meron siyang lock. Bali yan, boss, yung pinagawa ko. Dropping spindle ang tawag nila. Dropping spindle. Kasi kung mapapansin mo, yung ibang owner type jeep, naglalagay lang sila ng lowering block. Dinodoble nila or triple. Parang kaso, yun yung kalso mo kanina, yan ba yun? Ah, yan yung boss. Ito yung kalsong bakal ni bossing eh, oh. Ito yung lowering block pala to. Ah, boss. So, the mas manipis the lowering block o kalso, the lowered? Ah, mas makapal boss, mas lowered. Kasi parang ipapatong mo dito yung mismong axle mo, then tataas siya ng tataas para bumaba yung mismong body. Kaya lang ang disadvantage nun, tatama na siya dito sa mismong chassis, hindi mo na siya mabababa. Ito, maximum na siya dito sa Victory Type eh. Sagad na lowered na to? Sagad na lowered siya sa Victory Type ng walang dropping spindle. Medyo mataas, mga ganyan yung gap nung gulong sa fender. Pero ito kaya lang siya bumaba ng ganito, naka-dropping spindle na siya. Kaya challenge talagang mag-lowered ng Victory Type. Pagtatanong yung iba, bakit daw yung ibang owner? Mababa na kagad. Yun yung isang klase, Tamiya yon boss. Ay, iba pa yung Tamiya. Yun yung pagkalabas nila, lowered na kagad. Okay, oh. Ano yung mga tikya-tikya? Yung tikya boss. Iba pa yun? Iba pa yun. Yun yung maikli. Kumbaga maikli pa siya sa wheelies na maliit. Na parang sporty type dahil meron siya mga roll bar. Parang ginagamit sa slalom usually. So ito yung mahaba na ni-lowered. Boss. Pero may mas mahaba pa dito, Cavite type. Medyo kasing haba ng jeep naman. Grabe, dudugo yung ilong ko. Ang dami palang klase nito guys, no? Nissan Shuttle. Nissan Urban Shuttle. Yun. Para alam ng mga naka-Nissan Urban, mga bros tayo guys. Na ganun, di ba? Bali ito galing siya sa Pajero. Alin? Yung mismong fan. 4M40. Ito galing sa Isuzu Elf. Isuzu Elf. Galing sa Isuzu Gemini. Yun, ito yung steering gearbox. Isuzu Elf. Boss, Isuzu Elf. Corolla, Nissan Urban, Toyota Revo. Ito, Pajero ulit. Kalito pala yan, tol. Preno mo, saan galing uli, sir? RT100 Corona. Corona. Ano pa mga hybrid na nagaganap? Itong pinakaganito. Ayan, Isuzu Elf yan, boss. Isuzu Elf. Ano ang tinutuwa mo dyan, sir? Ano mga hinahatak mo? Dati, boss, naghihila kami nung mga tawag dito. Trailer. Trailer. May trailer dati to?
Nangihiram, boss, kasi usually napakadaming owner type sa amin dati. Mm. So, yun, pagka may hahakutin, nagti-trailer. Pero ngayon, usually ang inihila nito, yung mga tropa-tropa na tumitirik. Yun. Ah, ganun. Hila. Bait ka palang tao. Ito yung pagka-stainless niya, kanta nyo, no? 1988 pa to? Ah, boss. Yung ganitong, ito mo, sa personal, napakaganda niya, no? Parang brush aluminum yung dating. Tapos 1988 pa to. Ah, boss. Kaya stainless, hindi kinakalawang. Mm-hmm. Kaya parang mahirap na, kaya parang nanghihinayang na ibenta kasi nga, hindi naman siya nabubulok eh. Hindi naman siya nagde-degrade. Kumbaga kung yung 60,000 mo, hiyaan mo na lang dyan. Tama. Tsaka yung mga pangilalim. Yung mga pangilalim, di ba? Kung papalitan mo, a-upgrade mo, gano'n. Oh, boss. Nakaluwag-luwag, di ba? Pwede yung mag-suspension. Kumbaga very flexible nga pagka naka-owner type jeep ka eh. Kung may pera ka, di pwede kang magsalpak ng 4AGE tapos mag-suspension ka. At kung ang mga sasakyan ang refleksyon ng bansa, sibak talaga tayo sa mga GTR na mula sa Japan, mga Porsche ng Germany, Rolls-Royce ng UK, at Koenigsegg ng Sweden. Lalabas pa nga na medyo nasa kangkungan tayo kung owner ang iharap natin sa mga yan. Pero baka naman hindi pa sa harapan ng buhay at pasosyalan ang sukatan ng mas angat na bansa. Eh kung ang sukatan ng pinakaastig na bansa ay yung mas malalim pa pala sa economic status, high standards of living, o pagka-advance sa technology. Okay talaga yung mga yan, pero baka iba yung specialization natin. Eh kung hindi naman talaga natin nature yan, baka ang nananalaytay talaga sa dugo natin yung magkaroon ng sambayanan na dinadaan sa tawa at saya, sa pag-aaruga sa isa't isa, at pagkakaroon ng pag-asa sa harap ng mga hassle sa buhay. Yung masaya na sa magandang panahon, at kapag pangit, hahalakhak na lang dahil naniniwala na bukas, gaganda. Ano pa ang mga special features nitong sasakyan mo, sir? Ayun, sir, anti-TV. Ha? Anti-TV. Ano anti-TV? Eh kasi pag wala ka nito, papawisan yung likod mo dahil walang aircon. Magkaka-TV ka. Patay ka, ano pala yun, ano? Ano yan, tol? DD seat po, third seat. Para magkasi si tol. Nakasakay ka na dyan? Ano naman, sir? Ano mga madalas na pinapatugtog dyan? Kadalasan mga bumabayo niya sound system. Parte kami diyan minsan pag ano, dinadala niya sa eskwelahan niyan. Okay lang sa'yo, sasakay ka dun sa KD seat, tol. Yun yung binigay sa atin eh. Okay ka lang diyan, tol, sa upuan mo. Tapos naman. Captain seat yan, boss. Captain seat, parang ako nasa trono eh. Manila proof. Atoys. Manila si Atoys, Atoys. Ano nandiyan? Pwede buksan, baka may robas dyan. Ah, walang susi. Wala, meron boss dito sa sasakyan ko. Kaya mga kung anik-anik na madumi. Spare parts, papel, distro. Yan yung robas ni Lolo, no? Tal, ginagamit mo ba pang gimmick to, tal? Minsan, kaya lang medyo nung una para kayong gamitin kasi kilala to doon sa ano eh. Diyan sa Marilao, yung mga gimmickan dyan, mga beer house. Itong jeep na to? Oh, laging dala ng lolo ko pang ano, pang hating. Loko, si lolo talaga! Kaya humaba ang buhay!